Merry Christmas. Merry Christmas, little boy. Ikaw naman, ibahagi mo sa amin ang iyong kwento. Ako, ang kwento ng buhay ko, nung nag-asawa ako, simpleng may bahay lang ako. Nagtatrabaho yung asawa ko, nasa bahay lang ako. Raketerang nanay, lahat binibenta ko yan. Kasi yung eldest ko before, since ang husband ko ay... Si Simon. Yes, si Simon. Ang husband ko ay 18 years old or 17 nung nabuo namin si Simon. So, mga bata pa kami noon. Pero hindi yun hindi yun dahilan para maging irresponsable kaming magulang. Ang anak ko po noon, napakasakitin. As in, pagdating ng kinsenas katapusan, nasa ospital kami. Kasi may asthma. Simon ito, no? Yes po, okay. Si Simon, right. Yes. After 8 years na sundan si Simon, yun na po, si Jacob. Pero before that, importante na masabi natin na nagkaroon ka ng ilang miscarriages. Apat po. Apat na miscarriages. Yes. Pero kayong mag-asawa, ay gusto niyo talaga bumuo ng malaking pamilya? Ilang anak? Napapag-usapan niyo ba yun? Ano po, kaming mag-asawa talaga. Kasi ako, ang family ko, mahirap lang. 7 kaming magkakapatid, panganay ako. So parang hindi ko na-enjoy kung paano maging bata. Kasi paglalaro ka, may karga ka. Yung eldest ako, so parang ako din yung nanay habang nagtatrabaho yung nanay ko. Ako lahat, bahay, mag-aalaga sa mga kapatid ko. So sabi ko, pag nagkaanak ako, gusto ko dalawa lang. So nung habang yung apat na miscarriage na yun, hindi nabubuo. Parang nasisiraan na kami ng loob na isa lang ba talaga ibibigay ni Lord. Then Jacob came. Pang fifth na yun si Jacob. Nung 3 months, heavy bleeding ako, Tito Boy. As in, heavy na... 3 months na nasa loob? Yes, may 3 months pregnancy. Heavy bleeding na ako. Actually, na-schedule na ako for DNC para iraspa. Nakiusap lang ako sa OB-GYN ko na hanggat hindi lumalabas, sa akin muna kako. Try muna natin na i-medicate, baka kayanin pa. With prayers, kumapit siya dito, boy. Medication, prayers, kumapit siya after 2 weeks. Hindi ako gumagalaw. I'm working pa noon, pero nakiusap ako sa mga boss ko na, indefinitely. Okay. habang wino-workout namin na kumapit siya. After 6 months, nag-stable naman ako. 2 weeks before nung due date ko, check up namin, ultrasound. Low heart rate na. So, right then and there, kailangan na namin siyang ilabas. So, ano ang nangyari na kay Jacob? Si Jacob, healthy kasi yan na baby . So, 18 months, nag-church pa kami noon . Day before, nag-church pa kami. Then, nung night na yun, nagko-complain siya. Makate, hindi siya makatulog. How old was he? 1 and a half years. Yes. Okay. Makate, hindi siya makatulog. So, ino-observe ko siya, tina-check ko siya, wala naman siyang pantal, wala siyang lagnat, pero hindi siya makatulog. Then, sabi ko, sige, morning, pupunta tayo ng pedya, kasi baka ako, allergy. Then, morning, dinala namin siya sa pedya. Actually, yung pedya, walang idea kung bakit kami nandoon, kasi nakita niya naglalaro . Sabi niya, mami, bakit? Sabi, okay naman yung wala namang ubo, walang lagnat. Anong problema? Bakit nandito kayo? Sabi ko, Dok, hindi siya makatulog. Tapos, sabi ko, parang, siya, namamanas. Doon po, chinek yung heart niya, mabilis. Mabilis yung tibok. Okay. Then, hindi pa naman confirmed na myocarditis, viral myocarditis. Hindi rin ako makapaniwala. So, pumunta ako na ibang hospital. Doon na po nila niran yung mga test. His heart is enlarged. His lungs is enlarged. At nahihirapan na siyang huminga. Kailangan na siyang ICU. So, nagpalipat kami sa public hospital. Ganon, doon po siya inabutan ng cardiac. 280 ang heartbeat niya. So, for a normal child to bear that heart rate, hirap na hirap huminga yung bata. He was revived 4 times. On the 5th time, ayoko na. Kasi, wala nang sense dito, boy. Hindi, kasi every time na nare-revive siya, may consequences na sinasabi sa akin yung doktor.
For the first time, brain dead. For the second time, coma. For the third time, life, ano pa rin, mabubuhayan ng life support, hindi ka pa rin sure. Yung fourth time nila, may mga lacerations na, yung last resort na nila to revive the child. Tapos, sabi nila, ruptured na yung dib. Sabi ko, kung papayagan ko pa kayong i-revive, mabubuhay pa ba? Normal pa ba? Diba? Parang, sabi kasi nung doktor, hindi siya titigil hanggat hindi ko sinasabi. Pero magiging unfair ako, 18 months lang yun. 18 months na tatanggalan mo ng kaligayahan maging bata. So, yun, nag-decide ako na stop na nila. Sorry. Ang hirap kasi alam ko yung buhay ng ICU. Ang nanay ko pumanaw noong December 1. Yes, we know. And condolences. 63 days in the ICU. Yung karanasan mo, yung pag-revive, pinagdaanan namin yun. Kaya nauunawaan ko yung pakiramdam, lalo na ng isang ina, ng isang nag-aagaw buhay na 18-month-old baby. So, Jacob is now with the Lord. Paano mo kinaya? Mahirap. Mahirap. Tuwing nakakakita ka ng bata at ng nanay, anong nagiging reaksyon mo? Dahil din po sa business namin, normal na makakakita ako ng ganun eh. Lalo na yung mga ka-age nung baby ko. Minsan, kahit na alam kong nakakahiya, nagpapaalam ako sa nanay kung pwede kong yakapin. Kasi pag nakayakap ako ng ibang bata, parang nayakap ko na din yung anak ko. Pag nayakap ko yung mga pamangkin ko, parang siya yun eh. Ganun yung pakiramdam. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line.